So guys, good morning guys. Sa ngayon guys, gumawa tayo ng isang cottage. Ano lang to, umpisa lang ba? Kasi di tayo pa sakto sa budget. Kahapon, mayroon akong nadaanan na gumawa ng bodega tapos patapos na sila. Kaya yung mga damba nila ay tinanggal na. Tapos yung may-ari taga Matina, Davao, dadalaw din yung iba. Tapos sinabihan ko na pwede ba ako bumili kahit 500 lang. So sabi niya, kumuha ka na lang sa gusto mo. So yung na-connecting ka po sa sakin, medyo yubang tura-tura lang, kaya kunti lang nadala ko. Itong nakuha ko kahapon, isa to sa mga ginawa kong yung haligi. Kanina ako talaga ang nagsukat-sukat dito kasi wala pa tayong panday. Mayroon dalawang helper. Aww. Kaya lang ako ang panday, pero bawal pa kasi sa doktor tayo guys, nga pwede tayo magbuhat ng mga mabigat, yung gumamit tayo ng lakas kasi itong dugo ko ay bumaba talaga. Buti na lang may dumating tayong rescue. Aww. Ito talaga si Unyot, isa to sa mga panday dito sa Balotakay. Habang gumagawa tayo ng cottage, ay meron tayong guest dito galing sa Magsaysay. Meron man na naliligo dito. Iwan ko ano bang grupo to. Oh, shout out. SRC Magsaysay. ERC Magsaysay? SRC Magsaysay. Ano kayo doon sa Magsaysay? Grupo po. Grupo? Mga rider. Ah, mga rider. Mga grupo po sila ng mga rider sa Magsaysay. Dumating kayo kanina. Ano oras kayo dumating? 7 yata. 7 niya. Anong oras kayo doon? Alis mga 5 kami doon. So 5, so mga isang oras takbo nyo, no? So tumakbo sila ng isang oras galing Magsaysay hanggang dito sa Balotakay. So guys, itong gagawin natin ay umpisa lang po to ng isang cottage. Sana madagdagan pa natin to. Ito na yung sinasabi ko noon na balang araw ay baka ma-develop natin to. Ito na yung nagawa ko, ito yun, yan. Mga kural. Saka dun sa tapat. Ito mayroon ng naliligo. Ito may mayroon akong nilagay ng mga palamuti. Na mga alpagina. Yung tip ko siya kanina, kung kayo'y gumagawa ng bahay o kaya building, yung mga damba sa mga building na ginagawa na habang patapon na nila, o kaya yung iba ginagawa nilang yung panggatong lang sa inasal, pwede nyo rin sharing siyang gawin kasi para makatipid tayo sa budget. So ito po yung beach na inalagaan natin. Sa ngayon ay maganda ang tubig, pero doon sa gitna mayroon akong vlog noon na pumunta ka doon, 50-50 lang ang bayad sa bangka, mga marating na yung white sand. Kaya lang, ano ka lang, ligo-ligo ka lang. Siguro kung low tide, baka punta ka sa white sand. Huh? Itong tabi natin ay mayroon dyan swimming pool. Huh? Yan sa pangatlong pwesto, yan ang Eco Beach. Ito naman sa inalagaan kong beach, wala pa pong pangalan. Kayo na siguro anong ma-suggest nyo sa pangalan dito. Okay guys, habang gumagawa tayo dito sa Balotakay Beach. Meanwhile, diyan yung unang ginagawa kong dirty kitchen. Kaya lang, yung usok niya ay pumunta doon sa kapitbahay natin na ginagawa pa nilang rest house niya. Siyempre, may respeto tayo kaya inilipat natin banda rito. Ito yung tinitirahan ko. Yung parang kunting tulugan. Inayos ko na lang talaga siya para mayroon tayong matitirahan. Ito sa
katiwala ko ito habang pag umuwi tayo ng Cebu, sila dito ang titira. Binili ako sila ng TV. Thank you very silang much. Libangan. Dito na talaga ginawa ko yung dirty kitchen. Kaya lang under exhibition pa yan. Baka ganun pa rin. So gawan natin ang paraan na dito yung makapulisyon ng kapitbahay. Ito yung sinabi ko sa inyo ng Nipa Hats. Ito yung binili ko doon sa dulo, Purok City. Oh, busy sila. Mayroon din tayong niluluto na saging. Kasi sa isa sa mga inalagaan kong mga property ay mayroon silang saging doon. Buwan-buwan po kami nag-harvest nito. Ito ay reject na daw kasi hinog na, kaya dinala ko na lang dito. Niluluto namin para mayroon kaming mga snack. Ayun, busy pa sila kasi katatapos lang itong dirty kitchen na to, tapos inilipat na nila yung mga gamit. Ayun, habang magpahinga tayo, meron tayong duyan. Ito na po ang ating umpisa. Ito na po ang ating umpisa na gumawa tayo ng cottage. Sana madagdagan pa natin ito. Ganyan po ang pagluto ng mais na kanin. Habang inalog yung pagkain dahil sa usog, oh, umiiyak na yun. Ayaw ni ma. Talagang makayak ka talaga sa usog. Okay guys, ito yung ipakain natin sa panday. Kasi dito sa Balutakay, tabi ng dagat, medyo ano na sa size da, ano bang na-immune sila ba? Kaya baliktad po tayo doon sa Cebu. Kami ay ang lagi naming ulam ay karne, dahil mas mahal ang isda kaysa karne. Dito mas mura ang karne kaysa isda. Ay no, mas mura dito ang karne. Ano? Mas mura ang isda dito kaysa karne. Baliktad po, sa Cebu mas mura ang karne kaysa isda. Kaya dito sa Balutakay, Hagonoy, Davao del Sur, medyo ano sila dito sa isda, sa karne. Kasi ano sila sa isda, para bang na immune. Ito, tinimpla nila para sa akin kasi walang mga asin. Ito yung, mayroong asin kaya, walang bitsin. Walang soy sauce kasi bawal na tayo. Ito yung mga ulo ng isda namin, ulam namin kagabi. Ulo na lang. Ito mga snack natin. Pandisal, bawat umaga dumadaan. Ting-ting-ting. Ayaw, di ma. Ayun. Mayroon pang isda ko dito. Saka may saging. Ito yung bagong gawa kong lutuan na dirty kitchen. Kaya lang, lahat kami dito umiyak dahil sa usok. Kasi ano siya ng hangin, siguro ang gagawin ko maya ilipat na naman itong mais yan niluluto. Siguro ilipat ko siya dito. Ito yung pagluto ng asin. Ayaw ni Ma. Kaya ayun, binubulit siya. Iba siya sa palay o rice. Dito ko dapat siya ilipat para di na kami umiiyak. Kasi itong una kong nagawa, maganda sana. Kaya lang, papunta sa kapitbahay. Ayaw, di ma. Sige. Mamaya ilipat natin yan kasi nag-iiyak ako tayo. Yun ang ginagawa natin. Cadets para sa mga, pag mayroon tayong mga guests galing Baba doon sa Plang, doon sa Kinapawan, Kanot, North Cotabato. Mayroon silang masisilong. Kasi mayroon rest house dyan, kailangan pa natin yan ayusin bago tayo makapasok dyan. Ito lang muna ang titirahan natin, ito lang muna ang una natin aayusin.
meanwhile. Mayroon akong pinatikman sa kanila na lutong sibo. Kasi dito sa Hagonoy, mayroong taga Cebu na doon nagluto sa super highway. Itong lang siya. So, pinakain ko. Ngayon lang doon sa nakarilig ng lang siya. Ngayon pa rin siya nakatikim. Di pa rin ako, wala akong sinabi kung ano ang mga ingredients. Kain naman. Mamaya lang siguro ko sasabihin sa kanila. Unsay kung ninyo sa lunch, lami? Asa mang umuwi ko sa baw? Pinahama ko din po sa inyo. Samuan ni siya. Gano'n siya. Samuan ni ka na tawagan na panaras akong utok na ako ka na. Balbacoa? Balbacoa. Ah, okay. Pamilya niya sa Balbacoa ang lansyaw. Lasa, oo. So, pamilya sa Balbacoa ang lansyaw. Di pa nila alam kung ano ang ingredient. Mamaya ko na lang sasabihin. Kasi yung mga babae dito, kumain din. Ayaw, di ma!